Senator Bongo, itinangging babawiin na ang kanyang vice president race gayong araw. Panukalang no vaccine, no subsidy ng DILG, suportado ng DSWD. Senator Go, hinikayat ang mga Pilipino na magpabakuna sa tatlong araw na national vaccination drive ng pamahalaan. Deployment capacity ng healthcare workers tataasan sa susunod na taon ayon sa DOLE. Final recommendation sa paggamit ng face shields nakatakdang ilabas ng IATF ngayong araw. Mga dentista, magsisilbing karagdagang vaccinator para sa ikinakasang 3-day national vaccination days ng pamahalaan. At sa balitang pampalakasan, Kiefer Ravenna, kinilala bilang monthly MVP ng Shiga Lake Stars. Yan at marami pang balita dito sa Balita ng Bansa. Sa unang bugso ng ating balitaan, pakiramdam ng isang political analyst na tatakbo bilang Pangulo ng Bansa sa 2022 si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Sa panayam ng SM9 News kay political analyst at Professor Clarita Carlos, pinagdugtong-dugtong niya umano ang lahat ng pangyayari sa kasalukuyan at ito ang kanyang nakita. Okay. Tinitingnan lang yung logicality ng events and ang damdam ko, more likely she will gun for the presidency. Yun lang ang hunch ko, sabi nga ako nga kanina, pinapagdugtong-dugtong ko yung mga nagliliparang variables and siguro yun ang nakikita ko na patutunguhan nito on or before November 15. So we'll see if my hunch is correct or not. You know, I am willing to be corrected. Ayon pa kay Carlos, abangan na lang umano kung ano ang mangyayari sa susunod na araw at antayin na din ng publiko kung ano ang sorpresa na sinasabi ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda hingil dito. Samantala sang ayon si Carlos sa planong pagsasagawa ng investigasyon ng International Criminal Court sa umano'y extrajudicial killings ng Duterte administration. Subalit sinabi lang ni Carlos na maraming mga bansa ang may katakot-takot na massacre kung ikukumpara sa umano'y extrajudicial killings sa bansa. Higit ni Carlos, madalas naging rogue o tampalasa ng isang pangulo para lang maging mas epektibo. Pinabulaanan ni Senator Bongo ang mga espekulasyon na babawiin niya ang kanyang kandidatura sa pagka-vice presidente ngayong araw. Ayon kay Go, abangan na lang lamang ito sa mga susunod na araw. Sa ngayon aniya ay 40 na siyang kandidato sa pagka-vice presidente. Matatanda ang una ng sinabi ni Go na posibleng magkaroon ng pagbabago sa kanyang plano sa 2022 elections dahil na rin sa hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakda naman ang deadline ng pag-withdraw at substitution ng kandidato para sa nalalapit na halalan sa November 15. Hindi pabor ang pamunuan ng PNP Directorate for Community Relations sa mungkahing budget cut at posibleng pag-aalis nito sa anti-insurgency campaign ng Duterte administration. Ayon kay Police Major General Bartolome Bustamante, Directorate for Police Community Relations, malaki ang magiging epekto nito sa mga programang pangkomunidad. Lalo na ngayon, aniya, at tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nagsisipagsuko at bumabalik sa lipunan kaugnay ng ipinatutupad na barangay development program sa ilalim ng NTFLCAP. Aminado si Bustamante na malaking tulong ang NTFLCAP sa katahimikan sa mga komunidad Robredo ang sumusuporta hindi lang sa pagbabawas ng pondo ng NTFLCAP kundi ang tuluyang pagtanggal dito. Para sa kaalaman ng publiko, kaisa ang PNP sa ilalim ng kanilang Community Relations Program sa tumutulong sa implementasyon ng Barangay Development Program at iba't ibang panig ng bansa. Inatasan ni outgoing Philippine National Police o PNP Chief General Guillermo Ilazar ang kopulisan na simulan na ang pagpapatrolya tuwing gabi para matiyak ang seguridad ng mga tao sa lansangan. Ito ay matapos payagan na muli ng pamalaan ng pangangaruling ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Ilazar, ang pagpapatrolya ay para matiyak din ang pagsunod sa COVID-19 health protocols ng mga nangangaruling. Hinimok din ng PNP chief ang mga mangangaruling na sundin ang health protocols dahil nananatili pa rin ang banta ng COVID-19. Kahapon, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government na pinapayagan na ang caroling activities sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2. Nananawagan ng suporta si outgoing PNP chief
General Guillermo Lazar sa papasok na bagong pinuno ng PNP na si Police General Leonardo Carlos. Si Paul Montibon magbabalita. Personal na nakiusap si outgoing PNP Chief Police General Guillermo Eleazar sa buong kawanin ng PNP na suportahan ang bagong hepe nito na si Police General Leonardo Carlos. Epektibo November 10 nang inilabas ng Malacanang ang permadong appointment ni Carlos bilang bagong PNP Chief. Nakatakdang ganapin ang change of command ngayong Biyernes. Pinuri din ni General Eleazar si Carlos bilang karapat-dapat na PNP Chief na magpapatuloy sa mga magagandang polisiya ng organisasyon. Ani Eleazar, taglay ni Carlos ang magandang katangian na tiyak nakita din ni Pangulong Duterte. Dagdag pa ni Eleazar, naging instrumento si Carlos sa mga programa nito sa loob ng kanyang panunungkulan, lalo na sa implementasyon ng Intensified Cleanliness Policy. Naniniwala si Eleazar na makakayanan ni Carlos ang mga responsibilidad na naghihintay sa kanya sa mga susunod na buwan. Bago maabot ni General Carlos ang kanyang posisyon ngayon, minsan na rin itong nagsilbi bilang spokesperson at Regional Public Information Officer ng NCRPO ayon sa ilang nakakakilala sa general, down to earth at mabait na opisyal ng PNP si Carlos at lubos ang pagsuporta nila sa bagong talagang pinuno ng PNP. Napaka down to earth po ni Sir Carlos. Wala po akong masabi sa kanya. So kung ano po yung kanyang narating sa ngayon, ay asahan po niya ng PNP po ay nakasuporta po sa kanya, sa kanyang mga programa. Good luck, sir. God bless po. Appointed officer yung ating PNP incoming. So, alam natin na ipagpapatuloy yung programa na nasimulan. And I know, lahat kami sa hanay ng kapulisan ay sumusuporta sa aming bagong hirang na PNP na kung saan magkakaroon ng turnover sa Friday. Nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Samantalang magsisilbi ng karagdagang vaccinator ang mga dentista para sa ikinakasang 3-day National Vaccination Days ng pamahalaan. Ngayong araw nilagdaan ng MMDA, Philippine Dental Association at Rotary Club of Manila ang isang memorandum of agreement ukol dito. Sinabi ni MMDA Chairman Benher Abalos na tutulong na rin ng National Capital Region sa pagbabakuna sa mga residente ng mga karating probinsya. Una nang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na ikinakasa ang Bayanihan Bakunahan Day mula November 29 hanggang December 1, 2021. Kinikayat ni Senator Bongo ang mga Pilipino na magpabakuna sa 3 araw na National Vaccination Drive ng pamahalaan. Si Margot Gonzalez magbabalita. Hinikayat ni Senator Christopher Bongo ang chairman ng Senate Committee on Health na magpabakuna na ang lahat sa gagawing 3-day vaccination program ng pamahalaan. Nagpahayag ng suporta si Senator Christopher Bongo, chairman ng Senate Committee on Health, sa gagawing National Vaccination Drive ng pamahalaan. Hinikayat ni Go na suportahan din ito ng lahat ng sektor para sa pagpapabilis ng bakunahan sa bansa laban sa COVID-19. Una ng son, paanyaya ni Senator Go sa mga kababayan na magpapakuna na ang lahat at pumunta sa mga malapit na mga vaccination sites. Anya, paraan din ito ng pagpapakita ng malasakit sa mga frontliners. Maliban dito, ipatuloy naman itong hinihikayat ang pamahalaan maging ang private sectors na magbigay ng insentibo para mahikayat ang mga nag-aatubili pa rin magpabakuna. Suportado rin ng senador ang mungkahin ng MDA na magpalabas ng guidelines para sa mga fully vaccinated. Ito si Margaret Gonzalez, SMNI News. Marami pang balita sa pagbabalik ng Balita ng Bansa. Mula Luzon, Visayas at Mindanao.